Hi guys! Welcome ulit sa akin channel. Sa video nito ay tuturo ko naman sa inyo ang paggawa ng updated version ng mid-thick uniform na kagaya nito. So mayroon na pong naunang video nito. Ito po yun. Ito po yung dati. Ngayon gagawa po ng another video na updated version naman na katulad nito. Yun po yung ating gagawin ngayon. Kagaya ng naipangako ko doon sa nauna kong video. So ito na po yun. Bago tayo mag-umpisa guys, kung bago ka lang po sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-like and subscribe na rin kung hindi ka pa nakaka-subscribe, at gawin natin to pagkatapos ng intro. So yun guys, gagawin na natin ng pattern yung medical uniform na ang nakagaya po nito. So medyo komplikado yung design nito. Kaya medyo mahirap to gawin or mahirap din po tatahin. Meron na rin pa ulit ito na unang video, yung una, so medyo malabo kasi yung pagkaka-drawing nun. So ito naman, pero magkaiba dito ng design. So ito po. So gagawin ko muna ng pattern. Paggawa ko ng pattern ay muna ako sa taas, pinaka-borderline niya, ano yung vertical line. Lagyan natin yung measurement by level. So una, sa bust drop niya, is 11 inches. Sa figure naman niya is 16 inches. And then ang hem bottom, ang length ng blouse, length ng damit is 25 inches. Plus, 1 in 1 up na hemming fold allowance. So ito po siya. So bitan ko lang po siya. Bitan lang natin. Ito yung laylayan. So, ang sukat ng shoulder niya 16, ang kalahati nun is 8 inches. So next naman sa neck width guys, ito yung batok niya. So, ang sukat ng 7, ang kalahati is 3.5. Okay. Then, mula dyan, nagda-down ako ng 1 in 1.5 para sa shoulder slope niya. So, saka ako ginugunitan yan. Sumula naman dito, sukat ako ng 1 inch, ganon din po dito. So kung ano sukat nito, 4.5 din dapat dito. Tapos yan. Ito yung para sa front parts natin. Yung back nito, ginagawa ko dito, binabakat ko lang mula dito sa shoulder slope ng center. So, binabakat ko yung para sa likod, sa back parts niya. Yan. Para pantayan. Duguit ko naman siya papuntang ganyan. So, next. So, next naman, mula dito, sukot ng 1 inch para sa back neckline. Then, saka ko ikukunik yan dito. Naguhit ko na yan. Lalagay ko na may sukat ng neckline. So, ang sukat ng neckline is 18 inches. Ang kalahati nun is 9. So, para makuha natin yung 9, susukat lang natin ito dito. Ayan. So, ito, 4.5 inches, idurugtong natin dito. Hanggang kung saan tatapat ang 9 inches. So, ito po siya. Ito po yung 9. So, ito siya. Then, kukunik na naman natin ito pag ganyan. Ito yung front neckline. So yun naman, kunin natin yung bust distance. Yung bust distance po is 7 inches. So, ang kalahati nun is 3.5. So, sukat tayo dyan. Tapat natin dito sa bust drop. And then, ganun din dito. At ganun din dito. So, dito, nag-adjust tayo ng half inch. Kasi ito guys, mayroon po itong cut out. Pinaka sa gitna. Tapos dito naman, kukunin natin yung gitna dito sa shoulder. Kunin natin yung gitna nito. Then, saka ko naman kukunik yan dito. So, ito po yung cut out niya. So, next na ilagay ko rin yung sa
hips. So ang sukat ng hips niya or himbottom niya is 38 inches. So 38 inches, magpa-plus ako ng 1 inch. So bali magiging 39 inches. 39 inches divide natin ng 4. 9 in 3, 4. So 9, 3, 4 dito ito lagay. Figure niya o yung waistline ay 30. So 30, magpa-plus ako ng 2 inches kasi may cut out dun sa gitna. So 2 inches magiging 32. So anong i-divide natin ng 4, ang kakalabas ng 8 inches. So next naman sa bust line. So ang bust line niya is 37 divided 4, so 9 in 1 fourth. So next naman is sa armhole. So ang sukat ng armhole niya, so 18 inches ang kalahati nun is 9. So mula doon sa borderline, susukat ako ng 9 papunta dito. Tapat ko lang dito sa may bust line niya. Kulang sa dyan. Tapos subuguhin lang natin siya. Sikukulit ko lang to. So, ito na po yung ating sukat. Dito guys, sa baseline niya, magpa-plus ako ng 1 inch dito. Kasi may cut out to guys, pa-plus ko ng 1 inch. Diretso lang natin siya. Ito naman, pag ginawin naman ito, papawala na to dito. Diyan lang sa taas, magpa-plus. So yung sukat natin ng armhole is dito manggagaling. Dito ang sa gitna at magtatagpo. Sukatin natin yung armhole niya. Sukat ang armhole is 18 inches. So ganyan siya. So yan dito sa front. So dapat dito tatapat yung guhit mula sa back. Dito tatapat papunta dyan. So yung sukatin natin 18 inches. Mula doon. So 9.5. So 9.5 doon natin dito sa front. So yun guys, 18 inches sakto. Pag ginyo ko ito guys, pwede naman ito i-adjust papunta dyan. So ito na po yata yung front panel na yun. Pag nalagay natin ito guys, kukunin na natin yung back. Ilipat ko muna sa ibang pattern yung back parts. So drawing, ibabakat lang natin dyan. Pero bago yan. So dito naman sa mas mahaba ang front sa back. So ito yung front, ito yung back. So ilipat lang natin yung back dito sa isang pattern. So i-press lang natin mula dyan. Dito natin kung kung yung tumaiksin na to, yun ang back natin. So yan, kunin natin siya. So dito sa back, ito yung pleats ng front. Magpa-plus tayo dito ng 1.5 hanggang 1 inch hanggang 1.5, depende sa size nito guys. Natas ko lang yan doon. Saka ako sa ginagawin papunta dyan. Ito yung pleats natin ng back. Ngayon, magpupitin na natin siya. Thank you.
kinotin to guys, wala tong allowance. Basically, finish pattern ko ito. Ang allowance ito pag tinapas nyo na sa kaila. Ito na yung back natin. So, next yung natin yung front. So, itong front na to, yung itong overlap na to, hanggang dito lang po yung butones nyo. Mula doon, 2 inches. Yan. Ganyan lang sya. So, ang butones nya nandito. Papunta dito, katulad nito ng ano. So ngayon, gugupitan na muna natin siyang buo. Bago ko siya pag-iwahin. Pag-view ko natin yan. So dahil ito guys may cut out, susundan ko lang to ating gitna doon, hatiin natin to. Tapasin na natin. So ito muna wahin natin. Tapasin na natin to. Ayan. Ito na kabila. Tinitong ano na to bago natin cut yan. So ilipat ko lang siya dito sa kabila. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need to... Ito, tanggalin natin ito. Tapos cut out ko ito. So yun guys, ito na po yung ating right side na parts ng front natin. So pag naka-sipir ito, ito na po siya. Yan, ganyan. So itong banda na ito, mayroon pong interfacing nito. Dito naman yung interfacing niyan sa loob. Ayan. So pinaka-facing niya ito sa loob pag naka-attach na. So, ganyan siya. So, ganyan din pala. Mas malapad lang siya ng konti dyan sa front facing niya. Tapos, may pocket po ito dito. So, ang pocket niya, 1 inch mula doon sa figure niya. Then, ang lapad niya, 6.5 naman. Ngayari, ito yung welt niya. Ito pinaka-welt niya. So, nakaganyan lang po siya. Ito right side natin. So, ito naman po yung left side natin. So, itong left side yan. Pag nakabuo na yung front, ito na. So hanggang dun lang po yung
yung butonis yun nandito. Papunta dito. Diba? So yun dito, pwede po rin yung straight. Pwede rin naman naka-slant yan para hindi siya papasok doon sa waistline niya. So ito naka-slant ng konti, pwede rin naman po diretso lang po yan. So, tapos, facing naman niya, ganito lang po ginawa ko. Pinaka-facing niya dito, para doon sa pagano ng button hole ay yan, para matakpat ng rolls niya dito. So ito pinaka-facing niya sa loob. Yan, ganun na po siya pag nakabuo na yung front. Then, ito naman ang kanyang so, liwa yan. So ito po siya para sa left side po ito. Pag nakatahi na po siyang ganyan, ayun na po siya. Meron pong cheese packet dito guys, dito sa left side na to. Pwede po siyang weld packet, pwede rin po siyang tapal lang po dito, nakaganon lang po siya. Nakapacket niya. So, yan. So, ginawa ko dito is ano lang, sa ibabaw yung packet. Yan. Din dito naman, may weld packet yan. Sa loob. Kunwari ito yung weld niya, paganyan siya, kaipit lang dito. Nasa loob po yung packet bag itong weld na to sa iba. Ito naman yung ang sukat ng neckline is 18 inches. Yan. Pagpunta dito sa may yung 18 inches po na yon. So ipa-plus mo lang po yung overlap na to dito. So ipa-plus mo yung 3 inches. So ang mga kabuuan ng sukat ng gagawin mong collar is 21 inches kasama itong overlap niya. Mula dyan. So, ito yung pinaka-center pole ng kulay. So, sakit lang ng 1 inch doon. Pag-alita. Tsaka ako siya i-curve pa ganyan. So, yung lapad ng kulay guys, ay pwede naman itong 1-in-1 port or 1-in-1 na pwede po. So, 1-in-1 port lang po gagawin ko dito. Yung collar niya. So next natin kukunin sa sleeve. So ang sukat ng sleeve ay 7 inches. So mula doon sa taas, ito may fold natin dito, center fold. So sukat ang 7 inches plus seam allowance niya, 1-in-1 na po siya. Ganyan lang natin siya. Then ang sleeve opening naman nun is 13, kalahati nun 6.5. Ang sukat ng armhole niya is 18, kalahati nun is 9. So mula doon, sukat tayo ng 9, papunta dito. Itatapat lang natin sa 3.5 inches. Ito siya. At saka dito. Tapos, i-curve naman natin to. So, pag nitansyado, sukatin nyo na lang siya. So, i-divide mo ito ng 4, 9 inches, kalahati ng 4, kalahati naman dyan, kalahati din dito. Tapos, kukuha lang ng 1/2 inch dito. 1/2 inch dyan, 1/2 inch din dito. Tsaka natin ito ikukunik pa ganyan. Ayan. Tapos, gawa ka naman ano nito guys. Front and back. Ito nag-alamas ako dito papunta doon para gagawin ko siyang front. Yan lang sa parang kong ganyan. Ito na po yung ating sleeve. Ngayon babawasan naman natin ito para sa front. Tatanggalin ko lang yung allowance. So ito yung front and ito yung back.
mas maiksi yung front kaysa sa back. So yun lang guys, paano pagawin. So ito yung cooler, ito naman po yung sleeve. At ito yung back part. So back part, splits lang po ito rito. Ayan. Then, sa interfacing naman ng back part, kukunin mo lang po dito. O, idodring mo lang to siya ganyan. Tapos, tuwin up yung lapad sa interfacing niya. Yun lang po ang kung paano ito gawin, guys. So, kung nagustuhan mo yung to, pakilike mo na lang and subscribe mo na rin kung bago lang sa aking channel. Marami po salamat sa patuloy po support, sumusuport sa ating channel. So, pagpasensya naman, guys, medyo maingay sa background po. Yun lang po, guys. Sana nagustuhan nyo at see you next video. Bye-bye!